halaga sa'yo, pamilya? Like, sobrang halaga ko po. Sobrang halaga po ng family ko sa akin. Kasi, nandiyan po sila kahit na nasa highs and lows ako. Mga ganun. Sinusuportahan nila ako through emotion, financially, kahit ano pa yan. Once na nagkaroon ka na ng ano, ng blessing, no? For example, dumating yung future na lahat ng pangarap mo ay natupad na. Anong unang-unang gusto mong bilhin? O unang-unang mong gustong gawin sa perang darating sa iyo? Siguro po tuparin ko po yung mga gusto, pangarap ng family ko. Patanda na kasi ng patanda ang dad ko and still nagtatrabaho pa rin siya. Pero gusto ko na siya mag-retire and maging masaya na lang kami lahat. Carlos Yulo, nasupalpal sa bagong lumabas ng video ng kapatid na si Eldro Yulo. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang matagumpay, nakarangalan ng ating bansa na humakot ng iba't ibang panalo ang Pilipinas, kabilang nga dito ang 21 golds o 21 na gintong medalya na nakuha mula sa bansang Thailand, kung saan kabilang nga dito ang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Eldro Yulo na nakasungkit ng 4 at 2 silver medal sa iba't ibang kategorya ng nasabing laro. Matapos na masungkit ng kapatid ni Kaloy ang nasabing ginto, ay naimbitahan si Eldro Yulo ng iba't ibang personalidad, kabilang nga dito ang batikang broadcaster at content creator na si Julius Babaw, na personal nito pinutan ang gym kung saan dito madalas naging sayo ang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Eldro Yulo, na kung makikita mo nga ay game pa ito na nakipagkulitan kay Julius Babaw, na ipinakita pa ang kakaibang atake pagdating sa larong gymnast na labis na pahanga ang batikang broadcaster. At matapos nga magpakita ang gilas ng kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Eldro Yulo, ay umupo sila sa isang tabi kung saan dito nagulat si Julius Babaw nang makita ang napakaraming ginto na napanalunan ng kapatid ni Kaloy na tinawag ng batikang broadcaster na Golden Boy. Guys, kasama na natin ang bagong Golden Boy, Carl Eldro Yulo. Eldro, congrats! Grabe! Grabe! Ang daming ginto nito, ah! Paano mo na-achieve yun? Mainit ngayon ang pangalan ng 16-year-old gymnast na si Carl Eldro Yulo, nakababatang kapatid ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Nag-uwi ng 4 medalya at 2 silver medal si Eldro sa katatapos lamang na JRC Artistic Gymnastics sa Bangkok, Thailand. Determinado si Eldro na sundan ang yapak ng kanyang Kuya Carlo sa 2028 LA Olympics. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Eldro at ng kanyang Kuya Carlo dahil sa nangyaring away sa publiko ng kanyang ina at ni Carlo, na hanggang ngayon ay hindi pa din nareresolba. At lumipas na ang ilang minutong kwentuhan, dito nagsimulang magtanong ang batikang broadcaster sa kapatid ni Kaloy na si Eldro Yulo, na una nga sa katanungan ni Julius Babaw, kung gaano ka-importante nito ang pamilya, na kung mapansin mo, ay mangyak-nyak ito na ipinagmalaki ang pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang. Ano yung pinakamalaking bagay na nabili mo sa sarili mong pera? Pinakamalaking bagay? That made you really happy? That made me really happy. Siguro, hindi po siya bagay. Ano? Hindi ko po siya binili. Uh-huh. Ano yun? Natanggap ko lang po siya. Ano yung natanggap mo? Yung family ko po. Okay. Gano'ng kahalaga sa'yo yung pamilya? Like, sobrang halaga ko po. Sobrang halaga po ng family ko sa akin. Kasi, nandiyan po sila kahit na nasa highs and lows ako. Mga ganun. Sinusuportahan nila ako through emotion, financially, kahit ano pa yan. Sinusuportahan nila ako. Kung ano man yung itaka kong buhay, sinusuportahan nila ako and
gusto nila kung ano yung mas nakaka-best sa akin. Kaya, yeah, minsan napapagalitan ko. Normal naman yun. Normal naman. Pero, instead of taking it like parang galit sila sa akin, pero I'll take it as a, you know, lesson or parang huwag mo nang ulitin kasi kaya pala sila nagalit kasi mga mali nga pala. Constructive ganun. Criticism, parang ganun. Yeah, ganun ha? Po. Parang ganun ang pag-trato. Yung parang, instead na isipin na burden, mga ganun. Sinisip ko na lang talaga na mas pinili ko na lesson na what if tama nga sila. Wala namang masama mangyayari. Mas maganda pa nga kapag sinunod mo sila kasi sila yung may mas nakakaalam. And sila yung mas ahead. Sinasabi nila sa akin, papunta ka pa lang, abalik na ako. So, ayun talaga yung pinaka, you know, yung tumama sa akin na kung ano. Papunta pa lang talaga ako, tapos sila, abalik na. At hindi ka magbabago kahit na ma-achieve mo na yung mga gusto mo ma-achieve sa buhay? Of course. Hindi. If ganito akong tao, ganito ako. I'll be sweet kahit na nasa public ako. Sa dulo nga ng kanilang kwentuhan, ay tinanong ng Batikang Broadcaster ang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Eldro kung ano ang gagawin nito kung sakali magtagumpay at darating ang araw sa pinakamalaking blessings financially, ay nagulat si Julius Babaw sa sagot ni Eldro na tila dito na sumpalpal si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Once na nagkaroon ka na ng ano, ng blessing, no? For example, dumating yung future na lahat ng pangarap mo ay natupad na. Anong unang-unang gusto mong dilin? O unang-unang mong gustong gawin sa perang darating sa iyo? Siguro po, tuparin ko po yung mga gusto, pangarap ng family ko. Patanda na kasi ng patanda. Ang dad ko, and still nagtatrabaho pa rin siya. Pero gusto ko na siya mag-retire and maging masaya na lang kami lahat. Gusto ko na siya mag-retire and, you know, maging happy na lang kami lahat. Mag-bonding kami, punta kami ng iba't ibang bansa. I'll treat them. Para, you know, maranasan nila. Well, lumalabas din naman po ng bansa daddy ko. Pero gusto ko yung vacation, hindi yung work. Gusto ko lumalabas kami, buong family na kami talaga na masaya, you know. Ay, gusto ko lang po is maging masaya kami ng family. Ayo, bilang isang pamilya. Investment, ano gusto mong ano? Investment. Pasok investment balang araw. Bahay at lupa. Bahay at lupa. Gusto kong bilan ng lupa daddy ko kasi gusto niya maging farmer, ewan kung bakit. Farm. Gusto niya. Ayun yung lagi niya sinasabi sa akin na once na magkaroon daw ako ng pera, i-save mo daw tas mag-invest ka ng lupa. Kasi yung lupa hindi talaga naluluma. Totoo. Well, maluma man, pero mas matibay pa din. Hindi nila pwedeng, you know, saka tumataas ang value. Yeah, tumataas ang value. Ayun yung sabi ng dad ko, kaya siguro, ayun yung una kong bibilin sa kanya. Yun ang una-una magkagawin. Ang kotse kasi, bababa ang bagay niya. Bumababa, tas naluluma, nasisira. Oo, kahit simpleng kotse lang, pero kung may bahay at lupa ka, yeah. Okay, di ba? Siguro, malaki-laki na bibigay ko sa kanya. Kasi gusto niya talaga mag-farm, di ko alam sa kanya. Pero... O hindi, pag dumating ka sa edad ng tatay mo, basta, ganyan na rin iisip, maghanap ka rin ng farm. Ako din, gusto ko rin magtanim. Actually, gusto ko rin talaga magtanim ng mga plants. Meron kami mga plants sa bahay, tinatanim ni daddy. Pero okay lang. Saka nung pandemic siguro, nahilig ka rin. Wala ka namang ibang gagawin kung di mag-alaga ng halaman eh. Inutusan niya ako tuwing umaga, Drew, diligan mo yung mga halaman sa fifth floor, sa fourth floor, sa terrace, mga ganun. Anyway, samantalayin natin yung pagkakataon. Kasi nga, ngayon ka lang ng interview. Thank you very much for trusting me sa interview na to, Eldro. Ano gusto mong mensaheng sabihin sa mga magulang mo? Unahin muna natin kay nanay. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Mama, thank you so much po sa pag-alaga at sa walang sawang suporta. At sa, you know, pagtitiis sa akin kahit na ako yung pinakamakulit, kahit ako yung pinakapasaway, maraming salamat at di ka gumibab sa akin. Nakakamit din natin pangarap natin. Actually, nakamit na natin. Masaya tayo.
si tatay. Dad, thank you so much po sa pagsuporta sa akin financially. Kahit di man stable, at least nasusuportahan pa rin. Thank you po sa mga advice, sa man at advice. Maano ko yan sa paglaki ko. Hanggang ngayon, maano ko siya. Ma-apply ko siya sa totoong buhay. Kahit bata pa lang ako, apply ko na rin po siya. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!